Buong siglang sumilalim sa missionary training ang Adventist Church leaders mula sa MT Kids Zone o mga simbahang matatagpuan sa siyam na sitio sa San Jose, Occidental, Mindoro. Sa nasabing pagsasanay ay ibinaghagi sa kanila ang mga kaalaman at kasanayang magpapaunlad at magpapabuti panglalo sa kanilang mga paglilingkod. Alamin ang mahalagang aral na iyan sa balitang May Pag-asa ni Myra Jim Tanyedo. Bilang tugon sa lumalaking gawain ng ating Panginoon, isang missionary training ang isinagawa para sa mga leader ng iglesia mula sa Kids Zone, na ginanap naman dito sa Sitio Mangga, Barangay Iling Proper, San Jose, Occidental, Mindoro. Ang training na ito ay tumagal ng 2 araw na nagsimula noong Biyernes hanggang Sabado. Naging mainit nga ang pagtanggap ng iglesia sa Isla ng Mangga, Seventh-day Adventist Church, sa mga kapatiran natin mula sa kabundukan. Nagagalak ako sa pagkakataon na nagkaroon ng missionary training dito sa aming iglesia sa Mangga. At ito po ay isang malaking pribilehiyo na ito'y magbigay sana ng patuloy na inspirasyon sa mga kabataan. Dinaluhan naman ito ng mahigit kumulang 50 kapatiran mula sa Iglesia ng Kanwaling, Mount Kids Zone at Mangga. Itinalakay dito ang iba't ibang mga paksa patungkol sa discipleship, paggawa ng epektibong sermon at spiritual gifts. Masaya din ako na makarating dito at nispi ko rin na matututo ako at lalago ako sa seminar na ito at matagdagan yung aking kalaman na patuloy kong magamit ito bilang manggagawa ng Diyos sa aking lugar o sa kabundukan. Noong hapon naman ng Sabado, sa pangunguna ni Pastor Dan Calvin Fiecas, ang mga kapatiran ay nagkaroon ng pagsasagawa at pagsasanay sa kanilang mga natutunan bilang pagbabahagi ng mga sermon. Layuning magatid ng balitang Mayroong Pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.